Diyos po sa paglikha, siya ay nagsimula sa salita at pamalitan sa itong bagay. Kaya napakalaga din na sa ating mga duwain, sa prayer meeting, at sa ito pa, dapat magsimula rin tayo sa salita. Pusa natin ang ating mga Bible sa Psalms chapter 10. Psalms chapter 10, verse 17. At ating itagay ang ating puso sa pananalangin ngayong gabi. Ganito ang sabi, O Panginoon, iyong maririnig ang nasa ng maamo, iyong palalakasin ang kanilang puso, iyong papakinggan ng iyong pagdinig. Ito ang salita ng Panginoon, tayo po ay manalangin. Panginoon, salamat po na dahil sa iyong salita, kami po ay sa buhay na pabuli, pinanganap na iyong muli sa katotohanan. At sa iyong salita, kayo po ay naglikha ng bagong tao upang magtiwala at manangan sa mga katotohanan. Ipinapayag ninyo siya ng lakaran upang makapamuhay kami ayon po sa iyong kalooban. Pagpalain po ninyo ang aming pong pagbubulay-bulay ng gabi ng inyong pong salita. Ito ang dalangin sa pangalan ng Panginoong Jesus. Amen. Na itong salmong ito, bahagi po ito at naniniwala ko ay sa mga komentaryo rin na ito ay sulat o awit ni Nehemiah. At si Nehemiah ay isang buong tao ng Diyos. At dito nakaranas siya ng mabigat na problema, mahabang pa ng problema. Sapagkat nung siya ay makauwi mula sa pagkabihag sa Babylonia, ang naging layunin niya at binigay ng Diyos na kabigatan sa kanyang puso ay kanyang muli itayo ang nawasak na pader ng Jerusalem. Sapagkat kailangan itayo muli ang pader, sapagkat pag walang pader, nakakahiya, mahina, madali pasukin ng kahaway ang isang bansa. At sa kanyang paggawa na ito, kasama niya ang buong bayang Israel sa pagtatayo dito, hindi pa naging madali sapagkat dumating si Sanbalat na isang murarita at ito ang madlang sa kanilang gawain. Maraming ginawa ang problema itong Sanbalat, pinahihina ang kanilang loob, ang kanilang pananampalataya, sinisira ang kanilang isipan, binabago ang kanilang landas. Ngunit si Nehemiah ay hindi man lamang sumagot at hindi siya naggalit, kundi siya ay nagpakababa. Minsan sa problema, ang problema po ay nakapagpapabago ng ugali ng tao. Minsan tayo, pag may problema, nakagalit at wala tayong magandang kondisyon, galit tayo, pikon, madali painis, at nagwawala. Pero isang bagay din naman, kapag may problema, may ginagawa sa atin ito, tayo ay kanyang binababa. So, alin doon tayo kung mayroong problema? Itong si Nehemiah, mahabang panahon, mortal niyang kaaway sa balat, talagang walang katapusang kaaway, gumugulo sa kanya, pero si Jeremiah, si Nehemiah, na natiling mapagpakumbaba, at umalik siya sa Diyos, na ang Diyos ay soberano. Sabihin, alam niya na lahat na nangyayari sa kanila, kabilang sa plano ng Diyos. Ang pagtatayo talaga ng buhay ay hindi madali. Kailangan ito maraming mga pagsubok. Kaya, ano dapat natin gawin pagdating sa ganitong problema? Si Nehemiah, siya ay mapagpakumbaba na nanalangin, nagtiwala siya sa ating Panginoon. Bila ng lahat ng kanyang dinadanas, walang katapusan, walang humpay na paninira ni Sanbalat. At ito rin ang dapat natin ugaliin. Sa pagdating sa problema, huwag tayong tumigil. Alam natin, kabilang yan sa gawa lang ng Diyos sa ating buhay. Kailangan natin manalangin mapagpakumbaba. Na paano natin gagawin ito? Tatlong bagay, makikita natin dito kung bakit dapat tayong manalangin may kababaan sa ating puso. Una, nasabi sa verse 17 na ating teksto, Psalms 10:17, manalangin tayong may kababaan dahil naririnig tayo ng Diyos. At sabi sa verse 17, O Panginoon, iyong maririnig ang nasa ng maamo. Maamo, mapagpakumbaba.
Kuminsan, tahimik ang Diyos sa ating panalangin, tila walang sagot, walang ginagawa ang Diyos, patuloy tayo sa mabibigat na kalagayan, sitwasyon sa ating buhay. Pero hindi naman mahulugan ang Diyos ay nakalimot. Hindi siya lumilimot kailanman. At bilang pananahimik dyan, tignan natin ang dalawang talata sa Psalms 9, verse 12 at sa verse 18. Ganito ang sabi, sa panahon na tayo ay tila walang nakikita ng Panginoon sa ating panalangin, ang sabi, sapagkat siya ang naging ganti ng dugo, ay naalala sila, hindi niya kinakalimutan ang daing ng nagdurusa. Hindi nakakalimutan ng Diyos ang daing ng isang mapagpakumbaba na kumikilig sa providensya ng Diyos, na ang Diyos ay kasamang gumagawa sa nangyayari ito sa buhay ni Nehemiah. Verse 18, sapagkat ang nangangailangan ay hindi laging malilimutan, at ang pag-asa ng mukha ay hindi mapapawi magpakailanman. Kung ang Diyos ay hindi makakalimot sa kanyang mga tao, natural, kung ang ating problema hindi malating magpakailanman. May dahilan na dapat tayong magpakababa pagdating sa problema, pagdating sa ating mga kagilatan. Eh, sa atin, sanay na tayong lagi may itapulong, hindi na tayo makarusap ng maigit, hindi na tayo makapag-isip ng maigit, at pinang pananampalataya. Wala na natin si Nehemiah sa tindi ng kaaway, walang katapusan. Eh, nanatili siyang mababa, bakit? Dahil kilala niyang Diyos ang may kontrol ng lahat ng bagay. Sabi nga sa 2 Corinthians 5:7, eh dapat lamang tayo magpakumbaba. Sapagkat sinabi sa banalang sulatan, kung ating babasahin ang Beatitude, Matthew 5 verse 3 and 5, eh mapapalad ang mga magpakumbaba sapagkat sa kanila ang kalayaan ng Diyos. Sila'y aaliwin, sabi sa verse 3 and 5. Kaya kung tayo po ay nagalit o nawawala ang ating disposisyon pagdating sa problema, eh dapat magbalik tayo. Isipin natin tayo yung mga anak ng Diyos. Nakikita ng Diyos ang ating kalagayan. Ano man ang ating sitwasyon? Ano man kabigatan? Kaya ng kanyang patunay sa Isaiah 65 verse 24, ganito ang sabi, at mangyayari na bago pa sila tumatawag ay sasagot ako. Samantalang sila yung nagsasalita ay makikinig ako. Hindi pa man tayo nananalangin dahil sa ating kababaan puso, binibinig na ng Diyos kung ano yung dapat natin. So, all we have to do is to pray. Kapag ka mabigat ng sitwasyon natin, huwag tayo magpadala sa ating damdamin, sa ating emosyon, kundi tayo ay magpakababang manalangin. Bakit? Naririnig niya ang ating hinahing. Ikalawa, again, sa verse 17, manalangin tayo bumaba o mababa dahil kapalakasin tayo ng Diyos. Ang sabi 17, second phrase, una, O Panginoon, iyong marinig ang nasa ng amo. Ikalawa, iyong palalakasin ang kanilang puso. Ito kagandaan eh, kung tayo'y kontrolado sa ating sarili at hindi tayo nagpapa-alipin sa ating damdamin, kung hindi tayo nagpapakababa, ang Diyos ang magbibigay sa atin ng kalakasan. Palalakasin tayo sa ating kabigatan. Pag sinabing palalakasin ang iyong puso, hindi yung tumutukoy doon sa bahagi ng ating katawan o bahagi ng ating damdamin, kundi yung ating buong pagkatao. Palalakasin at patitibain ng ating Panginoon buong buhay natin. At kailangan lamang na tayo ay manalangin. Hindi ko maalala kung ilang sermon na tayo tungkol sa manalangin from 1987 hanggang ngayon. Kasi yan ang ating naging kaugalian na prayer meeting, dapat may word. Kung paano ang mundo nagsimula sa word, dapat din bawat gawain natin ay magsimula tayo sa word. Kailangan natin ang laging nananalangin. Hindi natin kaya eh. Hindi natin magagawa. Hindi tayo makakapagbigay ng tamang desisyon kapag hindi natin ibinibigay ang ating puso sa Diyos. Basta natin, yung ating konsyensya nagsasalita yan, sa pagitan ng tinig ng Diyos sa ating inner man. Kaya ang Diyos ay hindi nakakalimot sa atin, tayo ay kanyang pinalalakas. Hindi na tayo pahinain pagdating sa problema. Ikatlo, manalangin tayong mababa
dahil hindi lamang tayo narinig ng Diyos at hindi lamang tayo palalakasin ng Diyos, kundi pakikinggan tayo ng Diyos. Kaya pa yung narinig o marinig at pakikinggan. Yung narinig, hindi nawawala sa pagdinig ng Diyos ang ating naing ng mga mapagpakumbaba. Pakikinig naman, hindi naman maaaring bibiguin tayo, binigin niya ang ating dalangin. Sasagutin niya, ibig sabihin ng pakinggan ng Diyos ang ating dalangin. Verse 17 again, O Panginoon, iyong marinig ang nasa ng mahamo, iyong palalakasin ang kanilang puso, iyong papakinggan ng iyong pagdinig. Iyong sasagutin ng iyong pagdinig at ibig sabihin ng pakinggan. Hindi binabaliwala ng Diyos ang ating dalangin. Alam mo bakit? Dahil kasama natin na nanalangin ng Banal na Espiritu. Siya ay nagtuturo sa atin. So, dalawang kahulugan, tatlong kahulugan noong tayo ay pakinggan ng Panginoon, tayo'y kanyang inuunawa, tayo kanyang sasagutin, at tayo kanyang palalakasin. So, maging tapat lamang tayo sa ating panalangin. Lagi tayo maging tapat. Hindi sa dami ng ating sinasabi, hindi sa ganda, kundi sa katapatan, sa kababang puso. At tayo may kausap ang Diyos, nandiyan niya, nakihinig siya, parang sinasabi sa atin, tiga na, alam ko na sa loobin mo, sabihin mo sa akin. Sabihin mo sa akin. Hindi gusto ng Panginoon mo, ano yung pinagsasabi natin na wala naman doon sa puso mo kung ang kailangan mo. Like Bartimeo, sabi ng Panginoon, anong gusto mong gawin mo sa'yo? Pagkakataon na yun na bibigay ng Panginoon lahat ng kahilingan ni Bartimeo. Pero yung isa lang kahilingan ni Bartimeo, kasi makita. Sabagat yun din ang marikita ng Panginoon na needs niya. Yung wants niya, hindi niya yan nilabas sa kanya. Pero tinatapit tayo. Kung ano yung topic natin, doon natin play kasi yun ang kailangan ng Panginoon. Huwag ka lang sa kailangan sa punto na alam ng Panginoon kung ano yung hihingi natin. Yung hangarin ng ating puso. Romans 8:26, di ba, sabi. At gayon din naman, ang Espiritu ay tumutulong sa ating kahinaan sapagat hindi tayo marunong manalangin ng nararapat, ngunit ang Espiritu mismo at namamagitan na may mga daing na hindi may papahiyan. Saan nagsasalita, saan nakikita gumagawang Espiritu? Sa ating puso. Maaring hindi tayo gano'ng magaling manalangin, pero ang Espiritu Santo mismo ang dumadaing doon sa amin. Kaya tinitingnan talaga ng Panginoon sa atin ay yung katapat natin sa puso. So, anong leksyon? Tatlong leksyon. Una-una, huwag natin baliwalain panalangin. Na ibig ko sabihin, may pagbabaliwalain. Mayroon kang kahilingan, pero kung ano-ano yung mga sinasabi natin, minsan, mabulaklak na mga panalita dahil gusto natin magpa-impress sa tao. Mag-impress natin ang Diyos. Kung ano yung nasa puso natin, kung ano yung kahilingan natin, yun ang ating gawin. So, huwag natin baliwalain ang ating pag-usap sa Diyos. Dahil narinig ka, narinig tayo ng Panginoon. Kahit na magsabay-sabay pang sumigaw, tumawag ang buong bilyong tao sa mundo ito, narinig ng Panginoon ang puso o tinig ng mga mapagpakumbaba. Ikalawa, huwag tayo maging malamya naman sa panalangin. Yung ibig sabihin, wala talaga sa puso, basta lang makintang nananalangin, sige lang, diba? Karamihan sa ating pagkainato. Wala, alam yun na, alam yan. Na ang ating Diyos nagbigay sa atin ng means para matanggap natin ng biyaya, eh mayroon ng ating sabihin, yung parang malamya. Kailangan seryoso natin gamitin ang panalangin dahil ang Diyos seryoso naman nagbigay sa atin ng means upang ibigay kung ano yung nararapat sa atin. Di ganito, dapat po natin katamaran ang panalangin. Now, turo palaga na sa atin, manalangin tayo everyday na walang tigil. Hindi ibig sabihin, lahat ng langat mo ay manalangin ka. Hindi ibig sabihin, laging nasa isipan ng Diyos, saan ka mamunta?
lagi ang kaluluwan nandoon sa Panginoon, dumidepende, tumatawag sa Panginoon. Kahit hindi mo sabihin sa iyong labi na, Lord, tulungan mo ko, but yung spirito na ipagpatutuo sa ating spirito na lagi tayo dumidepende sa Diyos, yan ay isang panalangin sa buong paghapon ng buong gabi. Pero kay mano man yung specific prayers natin, yun ang buong ating katamaran. Dapat nating gawin na manalangin. Kailangan kung ating ipinangako sa Panginoon, Lord, kakasabi ko kayo every morning pagkatapos ko, pagkagising ko, gawin natin. Eh, ating tagpuan yun sa Panginoon. Eh. Naghihintay yung Panginoon ito. Maaring ilang araw na naghihintay yung Panginoon, hindi ka lang nalangin yung report eh. Pero naghihintay ko yung Panginoon. So, huwag nating katamaran ang panalangin. Bakit inuunawan ng Panginoon ang ating kainaan, pero higit na inuunawan niya ang mga puso ng mga kapagpagbaba. Jeremiah, I say Nehemiah, naitayo talaga ang wall of Jerusalem dahil hindi siya tumigil sa pagtitiwala sa soberanong Diyos. Ito ang sinasabi sa ating teksto, tinig ng mapagpagbaba. Tayo na lang. Panginoon, salamat po sa gabi ito. Muli, kami pong nakita, kahalagahan po ng aming pakikipag-ugnayan sa inyo, pakikipag-tagpo sa inyo sa panalangin. At partikular na ngayong gabi, Panginoon, po Iglesia, ang Iglesia ay makikipag-tagpo sa inyo. Pagpalain mo po ang mga kalalakihan na sila po'y makipag-usap sa inyo. Tinig ng isang mapagpakumbaba ang maliit inyong pusong tapat ang makikita niyo. Maraming salamat po at mga dalangin sa pangalan ng Panginoon Jesus.